big boy at big girl na kayo, kaya nag-isip kayo ng magandang investment. So sumagi na sa isip nyo na mag-invest ng isang bahay, pero hindi nyo alam kung ano yung pipiliin nyo. Condominium ba? Or house and lot? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito based on my personal experience para malaman nyo kung ano ba yung para sa inyo. Hi, I'm Ping, NC Abby ABC. So, pag-uusapan natin ngayon is yung investment. So, kung sinabi natin bahay, medyo malaking investment yung nakadikit dito, no? So, pinag-uusapan natin is parang lifetime na savings natin or yung lifetime na kinikita natin. Kasi pag sinabi natin housing loan, maabot to ng 15, 20, 25 years, minsan 30 years pa. So, kapag ganun kahaba yung investment natin, parang buong buhay na nag-overt tayo, yun na lang yung binabayaran natin. Kaya yun, kung hindi pa kayo nakakapili, sana matulungan namin kayo. Kaya panoorin nyo itong video hanggang sa dito. So gusto kong hatiin yung topics natin for today's video sa dalawa. So una, yung pros and cons ng condominium and pros and cons ng house and lot. So dun muna tayo sa pros. Unang-una yung appreciation nito. Like sa house and lot, tumataas din naman yung value nito. No? Kunyari, bumili ka ng pre-selling una, sabi natin nasa 1.3 lang siya. Tapos as the years go by, tumataas din naman yung value nito. Pero hindi lang siya yung sobrang taas like yung sa house and lot. Pangalawa is rental income. So kung yung purpose mo sa pagkuha ng condominium is ipaparenta mo siya or ipapa-Airbnb, so napakalaking potential nito lalo na kung nasa business district yung unit nyo. No? So for example, ang unit mo ay nasa BGC or nasa Makati, ganun. Kumbaga pag nandun yung location ng condominium mo, tapos paparenta mo siya, pwede kang magtaas ng presyo, no? Yung iba, 30,000 a month, 40. So, depende siya kung gaano kalaki yung unit niya. So, yung pangatlong pros nito is yung maintenance cost. So, sa condominium, ang responsibility mo lang naman dito is yung loob ng unit mo. So, kasi yung labas is, hindi mo naman siya pwedeng dalawin kasi syempre, uniform ng itsura niyan. Ayun, baka mapagalitan kayo pag ginalaw. At yung pang-apat sa pros natin sa condominium is yung amenities and yung facilities. Usually, napakadaming amenities ng condominium, no? So, depende na lang kung sino yung developer nito. Pero, kadalasan, meron tayong swimming pool dito, yung iba may gym, may iba may sauna, tapos may iba may mga offices, ganun, tapos may kainan sa mga. So, napakadami. Ayun, very convenient kapag ka nasa condominium ka. And also, additional dito is yung security, no? Kapag ka papasok ka ng condominium, is laging meron namang lobby, no? Tapos meron tayong guard. Kapag hindi ka taga doon, so check muna nila kung Ma'am, sir, saan po ba kayo? Ano unit po kayo? So, ayun. Hindi sila basta-basta nakakapasok sa mismong building. So, ayun yung mga pros ng condominium. Pupunta naman natin yung mga cons niya. Number one cons ng condominium is yung flexibility and yung space. Sabihin natin meron kang condominium na worth 2 million. O yung 2 million na yon, maliit na space lang yun. Kasi ang price ng per square meter ng condominium is napakamahal compared sa house and lot. Yung iba house and lot, meron ka ng up and down, tapos 3 bedrooms, 2 million lang yun. Sa condominium, usually 2 million is studio type. And also, it depends naman kung sino yung developer mo, tapos kung nasa ang location yung condominium. So kung kagaya namin kayo na gusto mag-garden, siguro ang pwede nyong gawin doon is magkakaroon na lang kayo ng mga pasok. So mga ganitong alam. Second na cons natin sa condominium is yung monthly dues. So given na meron tayong maintenance sa building, so kung meron kayong elevator, may security guard kayo, may pool, may gym, ayun lahat yun, hindi naman siya basta-basta libre lang. No? So, meron tayong tinatawag doon na monthly dues. So yun yung contribution ng mga nakatira sa condo para ma-maintain natin yung kagandahan ng facilities natin and yung mga amenities. So, gamitin mo man siya or hindi, magbabayad ka pa rin yung juice mo. And yung panghuli natin na kon sa condominium is yung lifespan. So, meron tayong tinatawag na 50 years na lifespan sa condominium. So, you might take into consideration kung gaano ba kayo katagal titira dito sa condominium. So, napag-usapan na natin si condominium. At bago natin pag-usapan yung pros and cons ng house and lot, siguro naman dapat nakapag-like ka na rito sa video na to. Okay? Click mo yung like button. Okay, para sa pros and cons ng house and lot. So, dadaanan din natin yung mga factors na diniscuss natin kanina kay condominium. So, unang-unang pros ng house and lot is yung appreciation potential niya. So, bakit siya naging pros? Kasi, gaya yung nasa previous video namin. So, sa ngayon, parang magkano na ba ang presyo ngayon? Nasa parang nasa 5 million na siya. Oo. So from 2.7 nag-up na siya ng 5 million.
ganun kalaki yung naging appraisal niya since nung kumuha kami noong 2020. So parang in 4 years lang, no, naging 2.7 to 5.1 million. Pangalawang pros ng house and lot is yung rental income. Just like yung condominium natin, napaparenta din natin siya. Pero nagdidepende rin ito sa location ng bahay natin. Kasi usually pag kumuha tayo ng house and lot is nasa malayo siya sa Metro Manila, no? Bihira yung mga kumukuha ng house and lot within the metro. Pag bumili ka ng house and lot sa Metro Manila, grabe. Napakamahal. Kung titignan mo, kung nagsimula ka pa lang na family, hindi siya practical. Pangatlong pros ng house and lot is yung flexibility ulit and yung space. Gaya namin ni Abby na gusto maghalaman, gusto mag-garden, tapos ako gusto ko may sarili akong parking. Ayun, very accommodating yung house and lot. Most likely, yung space nito is mas malaki siya sa condominium kung pag-uusapan natin yung same price niya. And yung pang-apat na pros natin is yung maintenance and upkeep. Pagka meron kang house and lot, so very free ka kung ano yung gusto mong gawin. No? Pwede ka mag-renovate sa loob. Kunyari, gusto ko, instead na tatlong kwarto, gawin ko ang dalawa, or pwede ako magdagdag ng kwarto. Masa sa akin yun since ako naman yung unit owner ng bahay. Ayun, and also, kung gusto ko mag-extend sa bahay, lagyan ko ng bubong yung garahe, lagyan ko siya ng terrace, okay siya, no? Kasi sa'yo yung unit, so bahala ka kung ano gusto mong gawin. So ayun ang pros ng house and lot. Punta naman tayo dun sa cons niya. Number one na cons nito para sa amin is also yung maintenance. Kasi sa inyo yung bahay, no? Kayo yung bahala lahat dyan. Kapag nagkaroon siya ng problema, kayo din yung bahala. Kayo din yung kagastos, kayo rin yung magpapalaw. Second cons nito is yung renovation. So, hindi siya natatapos, no? Lagi kang merong gustong baguhin sa bahay mo. Kung gusto mong mag-upgrade, magdagdag, o kung ano pa man. Ayun, padagdag siya ng padagdag ng gastusin. Parang never-ending ka ng renovation. Okay, last na cons nito is yung amenities. So, depende kung saan kayo nakatira, no? Kapag kumuha ka ng bahay na hindi naman siya gated na subdivisions, so most likely wala tayong amenities dito. Wala tayong swimming pool, wala tayong gym, wala tayong security. So, ayun yung mga downside naman nito. Gaya nung bahay namin dito sa Novaliches, nasa subdivision kami, pero wala naman siyang guard na 24/7 na pwedeng nagro-roving, no? Yung mga nagro-roving dito, pwedeng mga addict. Pero depende naman yan kung nasaan yung bahay mo, no? So, like yung sa amin naman sa Amaya, meron kaming 24/7 na security dito, may nagro-roving, kaya ang feeling mo, secured ka talaga dito. So, ayun, napag-usapan na natin si condominium and si house and lot. Ang gawin natin is i-summarize natin yung comparison ng dalawa ito. So, para dun sa appreciation niya, panalo si house and lot kasi grabe napaka-drastic pag nag-appreciate ng lupa si house and lot. So, both naman, condominium and house and lot, meron naman silang appreciation pero mas mabigat lang talaga si house and lot. So, pangalawa naman natin is yung rental income potential. So, mananalo dito si condominium kasi ikaw ba kapag nagpunta ka ng Metro Manila, galing ka ng probinsya, magre-renta ka ba ng house and lot? Siyempre, ang iisipin mo dyan is either apartment, condominium, or bed space ka, no? So, yun, napakadali kung yung condominium ang kukunin mo, lalo na kung malapit ito sa pinag-aaralan mo, school, or sa work mo. So, yung next natin is yung flexibility and space. So, dyan, obvious naman, panalong-panalo si house and lot. Price-wise, kapag pag-uusapan natin is yung presyo ng unit mo versus dun sa space na makukuha mo, either condominium or house and lot, is panalo talaga si house and lot. Pang-apat natin is yung maintenance cost. Ito, both may maintenance cost, pero si condominium, since unit mo lang yung intindihin mo, panalo siya. Kasi, well, wala akong masyadong gagastos dito sa maintenance. Kaya, ayun. And lastly is yung amenities and facilities natin. So, sabi natin sa condominium, most likely kompleto na to, no? Well, depende pa rin sa condominium na kukunin mo. Pero most likely meron tayong swimming pool dito, may gym, may sauna, may facilities. Tapos yung iba, kapag bumaba ka ng condominium mo, may Jollibee, may McDo, Burger King, thousand na tila. Dahil ka pa. So ayun, yun yung summary ng ating condominium and house and lot. So, nasa sa inyo, ano ba yung priority nyo kung kukuha kayo ng sarili nyo ang bahay? So sa case namin, ang kinuha namin is house and lot. Bakit ba house and lot? Na-mention din namin na gusto namin mag-garden, may sarili kami yung parking. Tapos kung gusto mo mag-renovate ng bahay, pwede ka mag-renovate, pwede ka maglagay ng terrace, mag-extend ng kwarto, ng unit mo. So, ayun, parang para sa amin, house and lot siya. Kasi minsan, mas cool pakinggan yung condominium. Like pag sinabi mo, Pare, punafesa condominium ko. Punafesa pad ko, pare. Pre, one house, condo ko. Ayun. Pero pag tumatanda ka na, so maganda sabihin na meron kang house and lot. Ano ba house and lot? Pero depende pa rin talaga kung anong klase kayong tao. Some will agree, some hindi. Pero pag-usapan natin sa comment section down below kung ano yung trick nyo.
So guys, I think na-cover na natin yung dapat natin pag-usapan sa pros and cons ng condominium and yung housing lot. Before tayo magtapos, gusto namin pasalamatan lahat yung nanood ng videos namin, especially yung mga nagtapos hanggang sa dulo. So i-comment ko lang yung laging nagko-comment sa amin, si Nurse Ella. So ayun, hello po, thank you po at sana supportan niyo pa rin po yung future uploads namin. So if meron pa kayong gustong malaman na hindi namin na-cover dito, let us know in the comment section down below para mapag-usapan natin ito. Speaking of amenities, pag-usapan natin yung amenities namin sa Amaya, the next video namin, so make sure na naklik mo na yung like, subscribe, and yung notification bell para kayo yung una makakita ng next na video upload namin. And dimension namin last video na yung next upload namin is about sa pagbili namin ng gamit. So, ayun, actually, naka-line up talaga siya pero wala pa kaming pambili. Kaya kamumove muna natin siya at next na pag-uusapan natin is yung amenities ng aming subdivision. So para sa mga hindi pa nakakanood ng mga previous videos namin, so para mapanood niyo yung mga future videos namin, dapat naklik niyo na yung like, subscribe, and yung notification bell para updated kayo sa mga next na uploads namin. Okay, see you on the next video.